Bila na lang pong pagtingin po ng asawa ko, nasa pinto na po sila eh. Basta na lang po sila pumasok? Opo. Pinipilit niya na pong hilahin palabas po lang pinto yung asawa ko, sir. Kahit na hindi siya si Alvin na hinahanap nila? Opo. Kasi okay. Tinignan na po yung ID, tapos pinicturan po. Pinipilit pa rin po nilang isama, sir. Humingi po kami sa barangay, sir. Kasama namin ng barangay captain ng South Tanghari, sir, ng pasensya sa kanila, sir. Yung mismo pong nakapuron po na polis, hindi nga po humarap sa amin, sir, dun eh. Kakausapin po kayo ni General Nartates. Siya pong kataas-taasan sa Metro Manila para maumpisa na po yung ipapato na parusa sa kanila, okay? Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayang maere sa aming programa nung nakaraan? Kinakabahan pa rin po, ma'am. Para po sa seguridad po namin, natatakot pa rin po. Hindi pa rin po kami sigurado kung hindi na po ba kami babalikan ng mga pulis po na pumunta po sa amin. Regarding po dito sa mga pulis po na pumasok po sa inyong bahay without any search warrant, meron po ba kayong balita sa kanila or nag-reach out ba sila sa inyo after nung programa namin? Wala po, ma'am. Sa tingin nyo, ano po kaya yung dahilan kung bakit kayo yung pinuntahan ng mga pulis at pinilit nga ang kunin itong inyong mister? Sa totoo lang, wala nga po kaming idea, ma'am. Zero idea po kung bakit po kami yung pinuntahan. Wala po talaga, ma'am, idea. Hindi po namin alam. Kayo ba ay merong history na, yun nga, na may record po dito sa barangay or any kaaway? Wala naman po, ma'am. Kahit po ipagtanong po nila yan dito, ma'am. Kahit po sa barangay, wala naman po. Paano po ba nangyari na kayo ay sinugod nga ng mga pulis po dito? Nagulat lang kami, ma'am, nung hapon na yun, ma'am, nung August 13 na. Bigla na lang nga po may mga dumating na tao, may hinahanap nga daw po silang taong ganun po yung pangalan, yung sinabi nga po. Nakipag-usap naman kami, ma'am, ng maayos sa kanila. Bigay naman kami, ma'am, ng coordination namin para makipag-usap ng maayos yung mga tanong nila. Tapos, ma'am, hindi pa rin po sila nasatisfied siguro kahit nabigay na po yung ID. Yun po, pinilit pa rin po nila, ma'am, na ito po yung hinahanap nilang tao kahit hindi naman po talaga. So, ngayon po, ano po ba yung naging epekto sa inyo nitong nangyari? Sobrang trauma, ma'am. Lalo po, ma'am, sa mga anak namin, sobrang trauma. Kasi po, parang hindi na po normal po yung buhay po nila. Kahit po namin. Kasi po natatakot po sa seguridad po, hindi na po makaalis ng ano, ng yung gaya po ng dati na normal lang, makakapunta kami kung saan, hindi na po ganun. Iniisip ko pag magre-report po ako, parang lagi po kinakabahan na mayroon pong tao na nakasunod sa amin, ganyan po, ma'am. Kayo po ay nagre-report, so ano po ba yung trabaho niyo po? Seaman po ako, ma'am. Gaano na po kayo katagal na seaman? Almost 20 na po, ma'am, sa larangan po ng seaman. So, kailan po kayo huling nauwi dito sa Pinas? May 10 po. Ito lang pong, 2023. Dito po kayo nagstay sa Tagi? O, dito po lang. Sa halip nga na nagbabakasyon kayo ng maayos dito, ay merong nangyari pong gulo sa inyong pamilya? Po, sobrang, ano po, trauma. Hindi ko po alam na mangyayari po sa amin yung ganun. Para pong, nagugulo po kami sa mga nangyayari. Hindi po namin alam kung bakit nagkakaganan. Wala lang po kaming kaaway dito. Yung mga bata po, kamusta sila? Traumatized pa rin po, ma'am, hanggang ngayon po. Lalo po yung bunso. Kasi after pa lang po, ma'am, nung nagkagulo, ma'am, nung kinagabihan po, nilagnat na po agad yung bunso naming anak. Tapos ilang days din po siyang hindi nakapasok. Pati po yung anak ko po na panganay, traumatized din po. Lalo po na may part pa po dun sa nangyari na nahawakan po siya sa maselang bahagi po ng katawan niya dahil po sa kaguluhan po na nangyari. Sobrang traumatized po, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, ano po ba yung gusto nyo pong mangyari dito po sa case nyo, laban po sa mga pulis? Sa ngayon po, ma'am, ang gusto po namin i-push po yung kaso po ng admin case po para po sa mga kapulisan po, ma'am, para matanggal po sila sa serbisyo. Para masibak po sila sa pwesto, ma'am. Oh, sir, regarding po dyan sa hiling po ninyo ay tutulungan po namin kayo para po masibak po sa pwesto at sa serbisyo itong mga pulis po na gumawa po sa inyo ng hindi maganda. At pupunta po tayo ngayon ng NCRPO para ma-meet nyo rin si General Nartates and then yung iba pang chief investigator po doon nang makapag-file po tayo ng formal complaint and syempre para makahingi na rin tayo ng update kung meron na ba silang ginawang action regarding po dito sa problema nyo. Okay po? Okay po, ma'am. Thank you po. Ano na lang po yung mensahe nyo dito sa mga pulis po na involved? Sabi ko lang po sa kanila, ma'am, harapin po nila po yung ginawa po nila.
Kasi alam naman po nila sa sarili nila na wala po kaming kasalanan. Yun po, pagbayaran po nila, harapin po nila yung ginawa po nila sa amin. Ma'am, ano po ba yung nasaksihan niyo po nung time po na sinugod po si Ma'am Christine ng mga pulis? Sila pong dalawa mag-asawa po, si Tintin, si Christine saka yung asawa niya. Nagtinawag po yung pangalan ko. Tapos gusto kong lumabas, ay sabi po na yung pulis dyan. May pulis po kasi dito sa Kadjaan. Tatlo po yun sila nakaano dito eh. Sabi, Ma'am, Mrs. Isarado po yung pinto, huwag ka pong makialam. Sabi, kaya di ko po nabuksan yung pintuan namin. Ano daw po yung sinasabi po nila habang binabantayan tong lugar nyo? Ang tanong po sa akin ng isang pulis dyan, Muslim po ba yan sila? Sabi ko hindi po, Katoliko po yan sila. Nagsisimba po yan sila tuwing Linggo, mag-anak po. Ang tanong pong isa, sabi niya, lagi po ba yan lumalabas? Hindi po, yan po yan. Kabababa lang po yan yung lalaki. Tapos yan ay pabalik na po. Pero hindi po yan lumalabas na siya lang. So ma'am, ano po ba yung nasaksihan nyo regarding nga po dito sa case po ni Ma'am Christine na sila ay yun nga sinugod po ng mga police without the search warrant? Palabas na po ako, sakto po. May nakita po ako na lalaki nakatayo dito. Tapos dito po, yung ate ko bumaba siya, kinakausap niya po yung lalaki nagtatanong, may hinahanap nga daw po. Tapos bali po yung pagtapos po nila mag-usap ng ate ko, umakita po yung ate ko noon, pero nandito lang po ako noon. Sabay yun ay nakita ko na po na sumunod na po yung lalaki, akit sa taas. Tapos nung gugustuhin ko man po na, dalawa po yung umakit eh. Nung bali po nung umakit na po, susunod po ako. Kasi ay naalam ko nga po kung bakit po, ano po ba yun, ano po bang nangyayari. Bakit kailangan po kayo umakit yun nung wala po kayong warrant man lang na ipinakita. Sabi lang po nung huwag ka makialam dito. Bumaba ka doon, sabi niya. Umalis ka dito, sabi niya, yung mga anak mo, ilabas mo dyan. Yun na po, nataranta na po ako. Tapos ginawa ko pa yung mga anak ko, syempre, inuna ko pa yung mga anak ko. Nilabas ko po sila dito. Open lang tong bahay ko. Tapos tinakbo ko po muna yung anak ko. Sabay, sunod-sunod, pagdating ko po dyan, ang dami ko na may apat pa po pala na nakatayo, bukod po doon sa dalawa, may apat pa po na nakatayo doon sa gilid, ng mga malalaking tao po. Hindi ko po alam kung gano'n po gagawin ko. Di, tumakbo na po ako, naganap po ako ng tulong. Sabay, sumisigaw na kasi yung asawa natin ko na, tulong nga daw po, tulong, humingi daw po ng tulong. Hindi naman nasaktan yung sila ate mo and then yung mga bata? Hindi ko na po nakita eh. Yun na po yung humingi na po ako ng tulong eh. Na naririnig ko lang po na maingay na po sa taas. Tulong, tulong. Sumisigaw lang ate ko, tulong. Tumawag ka ng tulong. Yun lang po. Kaya po, umano na rin po ako. Umalis na rin po ako. Bit-bit ko po itong bunso ko. So regarding po dito sa complaint po ng aming complainant po na yun nga po na sila daw po ay pinasok po ng ilang kapulisan po ng PNP Taguig without the search warrant, ano na po ba yung update po dito sa kaso? Earlier nga today, nakipag-ugnayan na itong ating complainant at hinarap sila ng ating Regional Director, Brigadier General Jose Melencio Sinartates Jr. At inassure naman sila na talagang aasikasuhin at tututukan itong kaso na isasampan nila laban sa ating mga kapulisan. So initial action taken natin dito as early as September 7 upon airing nitong episode nyo nga na napag-alaman ng PNP na merong ganitong klaseng insidente. Ang hepe naman ng Taguig agad na pinarelieve yung apat na kapulisan na involved dito initially. So ongoing pa naman yung investigation. I believe itong ating mga complainant sinasabi na merong anim na pulis na involved and patuloy naman itong iimbestigahan at ina-assure natin itong ating mga complainant na talagang ipaparelieve natin to give way for an impartial investigation. At kung sino pa yung mga karagdagan natin na mga pulis na ma-find out natin na involved ay ipaparelieve natin. And in addition to that, in-assist din, binigyan din ng direktiba ng ating regional director itong ating Regional Investigation and Detective Management Division na tutukan itong complaint na itong ating mga complainant. At kanina nga, di ba, dinodokumento na yung kasong administratibo na ipa-file nila. And of course, dun magsisimula yung pre-charge investigation and subsequent na summary hearing proceedings against dito sa mga
personnel natin na involved sa nasabing insidente. At binigyan din natin ng instruction ng ating regional director itong ating personnel division na kung ano man ang maging findings, agad na iparelieve at ipalipat dito sa health admin holdings section ng regional headquarters ang mga involved na personnel. Kasi mas matututukan dito, mababantayan yung mga action nila to make sure na itong mga complainant natin hindi maapektuhan o maiimpluensyahan itong mga personnel nating involved. What are the possible violations po ba na pwedeng kaharapin ng mga police once na mapatunayan na sila ay may ginawang hindi maganda dito sa ating mga... Yung gross neglect of duty, pwede rin grave misconduct kung magpa-file naman sila ng criminal case para hindi kayo mangamba. Itong mga police na to na relieve na, yung mga immediately involved, at sila ay nando na sa opisina ng Taguig City Police Station para maiwasan natin, maimpluwensyahan o magbigay ng baka manakot or anything. So yun yung ating initial actions para dito. Salamat po kami. Thank you po. Maraming salamat po, ma'am. Idol Rapi, maraming salamat po na narelieve na po yung mga police na involved po sa nangyari po sa amin. Nanggaling na rin po kami sa NCRPO at nangako rin po sila na tututukan po nila itong kaso na to hanggang masibak po sa serbisyo po yung mga police po na involved. Thank you po, Sir Rapi. Maraming salamat.